Wala nang intro-intro pa. Welcome to my channel. Ano nga pala? Excuse me. Meron tayong bagong ano. Dahil puro bago eh, no? Wait lang, ayusin ko yung camera. Yun. Excuse me. Yun. Shout out muna sa lahat ng ano. Viewers and subscribers. Okay lang kahit subscribers. Hindi ko ano yan. Hindi ko priority yan. Siyempre, kung nanaisin ko, dadami talaga. Kaya lang eh, medyo, hindi ko ano eh. Hindi gusto ko talaga yung organic talaga. Yan, so, excuse me. Importante sa akin may nanonood. So, yun, shout out sa lahat ng mga nanonood. Yun, thank you. Ano nga pala, ito yung natin, ang new segment ko. Ewan ko lang kung ano, new segment pero hanggang ngayon lang to. yung tawag nito. Meron na akong ano eh, kwento. Meron na akong, huwag na, makapirate pa. Munti ko na ituloy yung kante. So, basta shoutout sa lahat. Thank you. Ito na yung ating new segment. Ang aking prediction. Diba? Title, pinag-isipan yun, no? Pero, mayroon akong limang prediction na mangyayari sa Pilipinas sa susunod na taon. Pero ano muna, bago ko muna ano yon, i-expose ang mangyayari sa year 2022. May gagawin lang ako. Bibigay ako ng limang prediksyon na mangyayari. Limang prediksyon sa 2022 na mangyayari sa Pilipinas. Una ang prediksyon ko. Nakikita ko sa vision ko. Sa bandang March. Sa bandang March to April, iinit ang panahon. Tapos, magkakaroon ng sunog. Yun. Yun ang aking prediction. Nakikita ko sa vision ko sa mangyayari sa 2022. Tapos, pangalawa. Pangalawang prediction ko. Pangalawang prediksyon ko, sa May 2022, merong mananalong presidente at vice presidente. Ang mananalo, yung ano, pinakamaraming boto, yun ang aking pangalawang prediksyon. At pangatlong prediksyon ko, sa bandang May, June o July, magkakaroon na ng tag-ulan. Yung tag-ulan. Yun ang aking pangatlong prediksyon. Magkakaroon na ng tag-ulan sa bandang May, June, July. Yun. Nakakailang prediksyon na ba ako? Tapos, pang-apat na prediksyon ko na mangyayari sa 2022 sa Pilipinas. Dad, ano,
madadagdagan ang ating populasyon. Yun ang pang-apat na prediction ko na mangyayari sa Pilipinas sa 2022 at ang panghuli. At ang panghuli na mangyayari sa 2022 ang mangyayari sa 2022 panglimang prediction ko ang prediction kung mga ano na mangyayari sa 2022 panglima na to magkakaroon tayo ng bagong presidente. Yan. So yan, yan ang mga nabisyon ko. Yan ang limang prediction ko na mangyayari sa 2022 sa Pilipinas. So yan ang tatapos ang ating prediction. Ito si Raymond San Jose. Thank you po.